Tara na, mga kapitsay. Tikman na natin ang aking niluto. Mga kapitsay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana nga po ay masaya ang inyong naging Pasko at bagong taon. Ako po si Lula Vlogger, Alin Bilin, ang inyong Pitsay Queen. Sana nga po, suportahan niyo ko, manood po kayo sa aking gagawin ngayong araw na to. Mga apo at mga katechay, samahan ninyo akong magluto ng bestek ng aking ex-boyfriend nung araw yon, hindi ngayon. Naturuan niya ako, kaya ngayon gagawin ko. Halina kayo mga apo, at ayun, samahan niyo akong gumawa. Tara na! Gora na! Gora. Mga apo at mga anak, eto po yung mga ingredients na gagamitin natin. Eto po yung sibuyas, eto po yung paminta, asukal, dairy cream, calamansi, at saka bawang, at saka po hindi po mawawala ang toyo. Gagamitin po natin baka ngayon ay rib eye steak. Ito. Iwain na po natin. Ganito po ang pag-iwan natin. Ganito kaliliit. Mga apo, mga kapitsay, ganito lang po yung kanipis na gagawin natin. Kasi malambot naman po yung karne, kaya ganito na lang po yung ating gagawin. Ito po natin gagawin, buwusan na po natin ng toyo. Ito o, toyo. Ngayon, lagyan muna natin ng kalamansi. Toyo at kalamansi. Ito, susunod ko ang kalamansi. Susunod po natin ilagay, paminta. Yeah, paminta. Pamintang durog po yun. Tapos ang isusunod po natin, asukal na pula. Mga po, kailangan ihaluin po natin, imikos-mikos natin ng ganito para yung mga ingredient ay maghalo. Napakasarap po nito at napakalambot na. Pagkatapos po natin mapagsama-sama yung mga sahog, bababad po natin ng 2 oras o 1 oras. Ito na po yung aking ginawa. Ang ating pong gagamitin sibuyas, 2 klase. Isang pula at isang puti. Para yung isa kasi gagamitin natin sa paggigisa at yung isa namang pangibabaw. Pag mahirap po kasi magbalat ng sibuyas, naluluha, kakaluka. Sabi po nila, kapag ikaw dahil nagluluhang magbalat ng sibuyas, hindi mo raw po makasundo yung biyanan mo. Pero hindi po, dahil mabait ako, kasundo ko po lahat ng aking biyanan. Pag nagbabalot po ako ng sibuyas, naalala ko yung aking boyfriend na Australian. Ngayon po, maghihiwa na po tayo ng sibuyas. Ganito po ang paghiwa ng sibuyas. Pasensya na po, dahil takatandaan, nangatog na po yung kamay ko. Kawawa si Lula Vlogger ninyo. Dandan lang po at baka tayo mahiwa. Kailangan po ay mas maraming sibuyas, mas masarap inailagay sa bistik. Magsisindi na po tayo ng kalan. Ngayon po, ang una nating gagawin ay maglalagay po tayo ng butter. Pinakamantika po yan. At igigisa po natin yung sibuyas. Lagay po natin sibuyas. Para malaman po natin na luto na yung sibuyas, eh hiwa-hiwalay po yung ating pagkakaiwa at magbabrown na. Ito po dahil luto na at medyo nagbabrown na. Tapos na po natin sa isang lalagyan at itatabi muna natin. Tapos ito na ulit ang ilalagay natin. Maglagay ulit tayo ng butter. Dahil yun ang pinakamantika niya. Pag natunaw na yung mantika, ilalagay naman natin yung bawang. Pagka medyo luto na yung bawang at medyo mapula-pula na, lagay na po natin yung ating karne. Iiwan po natin yung sabaw. Yun lang pong laman ang ilalagay natin. Dahil mga apo at mga anak, rib eye steak ang ating ginamit, madali pong maluto. Hindi na tayo magtatagal. Ngayon, susunod natin ilagay yung sibuyas. Yung sibuyas. Pag po nakita ninyo na luto na, kunin na po natin yung pinagbabara natin kanina. Ilalagay po natin isasabaw.
Sasabaw natin yung pinagbabaran. Ayan, ilalagay na natin. Pag nakita niyo na po na luto na, mga kapechay, at mga anak at mga po, ilagay na po natin yung sinangkutsa natin na piniritong sibuyas na puti. Ibabaw na po natin yan para lalong sumarap ang ating steak. Oy, mga apo, mga kapitsay, luto na. Luto na yung ating ulam. Maganda na kayo ng maraming kanin. Tara na, mga kapitsay. Tikman na natin ang aking niluto. Mga kapitsay, at aking mga apo at aking mga anak na sumusubaybay sa akin, maraming maraming salamat, lalo na po sa ibang bansa. At nagpapasalamat po ako sa inyo. Ngayon, kung gusto po ninyo kung ano ipaluto ninyo, sabihin mo nyo, i-comment nyo sa ibaba ng number na yan. At salamat sa inyo. Oy, Sally, sana lagi mo akong nasusubaybayan. At saka yung nasa limutan ko na eh, nasa basta na sa ibang bansa, sa susunod, paalala ko ha. Maraming salamat sa inyo mga ka-vlog. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at mag-subscribe. Goodbye! I love you all!